Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinila Kalakbay. Ayan. Pagsasaluhan po natin ay Beep is to riray. Bakit po nagunan ng pangalan? Samahan po ninyo ako sa pagluto po nito. Filipino style na Beep Stew. Diba? Napakasarap tignan. Ayan. Lutuin ko po talaga ngayon ay authentic Beep Stew Filipino style. Lagay po muna tayo ng mantika para sa ating pampakabog na toppings. O, di ba? Piprito po muna yung patatas sa kayong carrots. Ano po ba talaga dapat na pag-pronounce sa carrots? Carrots o carrots? Depende. Depende sa inyong paniniwala. Ilagay na natin. Dapat yung carrots sa patatas eh, hindi basa. Kasi pag nilagay nyo sa mantiga, matubig, tatalsik po yan. So pag magpiprito po kayo, hindi kayo parang nagbubusa ng bigas ah. Kaya lang, bayaan nyo lang po muna. Maprito ng maayos yung both sides. Hindi naman po lahat po ito pang toppings. Diba, ihahalo po natin. Ayon sa aking nahaglap sa Google, na napakarami nagmamarunong ng mga sources. Ang ibig sabihin po ng stew, ibig sabihin, piprito nyo po muna. Alam ba, patatas, carrots, o yung karne. Bago po ninyo igisa at lagyan ng sauce na dahan-dahan na pakaluin. Yung po ibig sabihin ng stew. Kaya pag nag-search po sa Google, maraming mga sources na magmamarunong. Hindi natin alam kung sino nauna at sino nangunguna o piling una. Kapag nasa-shallow frying po kayo, pag nagpiprito kayo ng konti po yung mantika mababaw, i-medium high heat po ninyo. Huwag naman po yung masyadong malakas kasi masusunog po yung labas, yung loob, hilaw. Kailangan ng pasensya. Kahit na sobrang excited kayo sa mga ikikwento ng mga kamaritesa ninyo. O, di ba? Yung bayad niyo sa bahay, yung hindi naman kayo mapipirwisyo, di ba? Papangalanan ko po itong Beep is to riray. O, di ba? Kasi papakabugin po natin yung presentation. Diba? Ayan po dapat. Magki-create kayo ng mga pangalan sa mga niluluto po ninyo. Para hindi halatang nanggagaya lang tayo. Kapag magluluto po kayo, lagyan nyo po ng pagmamahal. Yun po yung nagpapasarap sa niluluto nyo. Kaya lang, huwag nyo mamadaliin. Hindi yung parang ngalan-ngalan ng mga marites na parang binalahan ng CD player ay tuloy-tuloy na armalite ang bungangas. O ganun kabilis, di ba? Tapos mga kinikwento naman yung mga hilaw, mga hindi totoo. Kailangan ng pasensya. Kapag meron narinig kayo ng marites na ganito ang tono ito, oo, totoo yun, narinig ko yun. Ganun parang nasa radio station ng ano, ang pagkaka, yung boses, yung may modulation sa kanyang diksyo talagang pinapaganda. Pwede kayo maniwala dun. Pero wag naman tatangat-tangang paniwalaan natin. Saan naman tayo? Ayan, dapat po, ganyan na agiwa. Medium high heat, shallow frying, balibalik na rin, kailangan ng pasensya. Okay, ganda na resulta. Perfect golden brown. Crispy outside, soft inside. Ayan, winner na winner. At susunod naman po natin sa pagpipiritong bahagya. Bahagya lang po ah, huwag niyo po i-crispy. Etong bell pepper. Yung parang igisa lang natin ng bahagya. Ayan, okay na po. Huwag pong overcook. Ganyan lang. Nabihin po, kumamig ka na nga ng sandok. Pa-chopstick ka po. I got you. At susunod po natin, stir-fry din po natin itong baka karne po maninipis ang hiwa para kung makikipagmaritesan kayo, di ba mabilis maluto. Kala ko pakikinggan kita, gagamit pa rin ako ng chopstick. Nakausap ang sarili, lakas ng pano. Oh, ang galit. May lagay ng alat para hindi ito malisip. Yan. Mahigit sa kilo po itong karne. Dito po na ng itong panghalo. Kailan po natin mamutla yung baka?
Yung tipong hindi mo inaasahan, hindi mo in-expect, may dumating na barangay sa harap ng bahay ninyo, bigla ka namutla. Ano, diba? Pinabarangay ka ng kapwa mo, Marikes. Ganun dapat kamumutla ang dating. Kaya ganyan lang po. Huwag lang po masyadong maputla. Ganyan lang po dapat itsura na nung una, ang tapang-tapang mo. Kala mo kung sino ka, mamula-mula ang hasang mo. Pero nabarangay ka, yan, o, diba? Wala ka nang maharap na mukha. Alasin na po muna natin to. Set aside na po natin. O, diba? Yung mga residue, o, natanggal. Ano ba yan? Kaya lang nagluluto ako sa naglilinis ng kali na rinigbuhan ninyo. Yung na-shower po dito yung kali yung pag-spring. Okay. Sa same na mamahali na kawali, isa natin pinirito. Sana po natin mag-isa. O, diba? Ay, sana naman po napapangiti ko po kayo. Sana naman. Lagay na po natin ng bawang. Pag mag-isto po kayo, dapat golden brown po yung bawang para masarap. Huwag kayo masyadong mamadali, ha? Ayan! Golden brown na po. Lagay ko na po ang sibuyas na pula para mas makulay ang ating beef stew. Kailangan po talaga sa sibuyas yung gisadong-gisado. Kung gusto niyo po yung slightly golden brown, okay lang din po yun. Depende sa laki ng babayaran ninyo sa kuryente. Lagay po tayo ng bell pepper. Sumusunod po ng mga recipe at sa mga hindi naman kunyari na sumusunod, dinuulit ko po yung bell pepper na pinirito ko po kanina pang toppings. Busy na naman kasi kayo ngayon sa pakipaghuntahan ninyo. Yan, isa lang po natin ng mga ayos. Ayan! Nagkakaramelize na po yung onion. Ibig sabihin, naglalagkit na po. At yung bell pepper, amoy na amoy na. Lagay na po natin yung ating stir fry o pinritong bahagya na baka. Lalagay na po ako ng konting asin. Konti lang muna. Lagay tayong paminta. Lalagay na rin po ako ng toyo. Konti lang po. Para pag naluto, yung lasa, kung natatabang kayo, doon kayo mag-adjust. Huwag yung overestimation na so super confident na tama na yan, okay yan. Mahirap pong mag-assume lagi. Paghihintayin ka, kunyari magkikita ka ng isang oras, tapos sa dalawang oras hindi pa dumarating, on the way na daw. O diba, pagdating ang sarap lumpuhin. Yan. Huwag po muna natin lagyan ng tubig para mag-release po ng flavor ang baka takpan po natin. Pag kumulo na po, tanggalin na natin ang takip. Maglagay na po tayo ng tubig. Na medyo nakalubog po dapat yung karne. Palalambutin na po natin yan. Huwag na huwag po muna kayo maglalagay ng kamatis, ha? Kasi mas matatagal lang po yung proseso ng pagpapalambot ng karne. Pero mas maganda nga po yung ano eh, yung nilalaga muna. Tapos nilalagay niyo yung karne. Kaya alam niyo, pag nilalaga, hindi niyo po nilalagay, di ba yung sabaw? Mas maganda po kasi yung ganito eh, yung lasa talaga, kapit na kapit. Tapan po natin, lagay po natin sa medium heat. Palambutin lang po natin ang karne. Ayan. After kumanood ng dalawang telenovela, 30 minutes ang bawat episode, na ang tema ay puro hiwalayan at puro kabit. Ay naku, saan na ito? Medyo malamba na po yung karne. Lagay po tayo ng atsuwete para mas maganda ang gulay. Diba?
Hulaan lang po natin para kumapit yung gulay para mas maganda. Malamban na rin po yung karne. Maglalagay na po ako ng kamatis. Pag maglalagay po kayo ng kamatis sa stew, dapat po pulang pula para mas maganda po yung resulta ng sauce. O, diba? Tuloyin lang po natin bagya. Naghihintay ka na sasabihin ko. Medyo ano, ibabalansin natin. Kailangan ano, yung half part mabait ako. Yan. Pakam po natin, palambutin po natin yung kamatis. Nalalambot na rin ako sa gutom. Kapag kumukulo na, lalagay lang po ka ng konting asukal. Konti lang. Mga 2 kutsarita. Substitute po yun sa pampalasa. Tuloyin po natin mabuti. Para yung flavor lumasa sa isa't isa. Diba napangalan po ng resulta? Takam-taka. Hold on. Lalagay ko na po yung kalahati ng pinirito nating patatas. Para magbigay ng konting lapot. At itong carrots. Yan, okay na po yan. Haluin natin. Kasi yung starch po niyan, ang patatas sa carrots, pag bagong prito, mas mabilis pong lumambot, magpalapot ng sarsa. Ayan. Okay na po. Kumulo na. Sinabi ko po kanina na malambot po yung karne. Hindi ko po talaga tinikman pa kung malambot. Basta luto na yan. Nalalambot na. Kahit na medyo matigas pa yan. Kaya ko na yung pangasin. Ibang klase po. Ano. Malambot na po yung kamatis at yung patatas sa karot. So, di ba? Mas gumanda po yung sasawad. So, dali nga, tingnan nga yung karne. Tingnan mo kasi kuya, busit ka. Ito na nga eh. Gutom na ako. Oh. Ah, malambot na po talaga. Totong malambot. Lalagyan na po akong toppings. Carrots, patatas, bell pepper. Yan. Yan. Haluin natin. Para maganda yung... Kala ko ba kuya, toppings eh, inalo mo rin, abnormal ka. Parang awanan ninyo. Patawarin nyo sa makawalang yan. Ayan. Hold on ko lang po, hindi ko na po tatakpan at ready na po yan. Kumain na po tayo. Pabuhay yan. Maraming maraming salamat na po sa Panginoon. Isama-sama na lang po tayo. Ay, pasensya na po at medyo mahina po yung aking boses dahil medyo late na rin po dito. Mag-alas 6 na po ng gabi. O, di ba? Ganyan po ako pag nagtrabaho overtime. Bago tayo sa pag... Ano ba? Nawala ka sa rin. Nakuisay po ang lahat. Bago po tayo sa salamat na po muna natin ng Panginoon. Ngayon, maraming maraming salamat na po sabihan. Maraming po sa amin sa araw po na ito. Maraming salamat po natapos na naman po ang katapusan ng linggo. Lunes na naman po na huwag ang bawat sa po yung ligtas. Lahat po sana na may pinagdadaanan. May sakit, physical, emotional, spiritual, ay kumaling po. Magagaway po yung mga mahal namin sa buhay na malayo po sa pamilya namin na po yung mga nasa ibang bansa. Kaya na po bahala po sa kanilang kaligtasan. Isinusungan na po namin sa inyo dahil sa kanilang Jesus. Amen. Alam saan na po natin. Meron po dito ang apple juice. Patis na may sili. Diba? Itong kanin, hindi na po ako nakapag-isahin. Nakalimutan ko. Dahil nalibang po sa pagluluto nitong ulam. Pero itong sinayang okay naman. Mga nasa kalahating kilo naman ito. Itong kanin ko. Sapat-sapat na. Okay ba? Yan.
Napakasarap po kasi itong nabili kong baka, may litid din. Winner na winner. Sarap ng patatas nabili ko na yun. Creamy. Di ba pag kumakain tayo, may kailangan kayo siyempre. Mabait.
mainit. Kaya lang patapos na sa kanaramdam yung init ng ulam. Napakasarap. Paano po, bago pa tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat naman po sa kabihan. Binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Nawin bawat isang po para positibo na lang po. O umilal sa po sa tisipan. Napakasarap po kumilal sa isang magkakapitbahay, komunidad, pamayanan, isang bansa na kahit saan kayo pumunta, positibo po inyong nakikita. Awin bawat sa pangalagaan po ang inyong lahat ng delikad dahil doon po nagagaling lahat ng aming pangangailangan dahil po sa panahon po ngayon. Ang panahon po kapag mainit, sobrang init kapag umuulan, sobrang lakas po ng ulan. At kapag malamig, sobrang lamig po, talagang nag-iiba na po naway. Makita rin po, mapansin po ng bawat sa ang kapaligiran. Kaya po bahala po sa amin, sinusungo na po namin sa inyo lahat sa karan ni Jesus amin. Para po, maraming maraming salamat naman po sa inyong oras na inilaan sa pinilang alam. Sa lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at palagi mga araw. Laban lang.